iba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo at ito ay ating alay para sa ating poong Jesus Nazareno. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kanina sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno at mga naugnay, pumitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intention para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa Aklat ni Samuel ay nagbago si Saul at kanya pong natanggap si David. Sa ating ebanghelyo, tinawag ng ating Panginoon 12 apostol upang sila ay magpapatuloy sa pagpalaganap ng mabuting balita. Tayo rin tinatawag ng ating Panginoon. Ngunit dahil sa ating karupukan at kasalanan, kailangan tayong magbalik loob kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ilob mong akuin ng anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagin dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan sa pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabisya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang buthi pagkat
para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito naman nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari," nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumuko si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba yan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatutunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang panalang ng kaaway nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan,
ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, o Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Hinirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinaguriang niya ng Pedro, si Santiago at si Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinaguriang niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpio at Tadio. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Umupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo ng ikalawang linggo sa kanimang panahon. At ngayon ay araw ng ating Poong Hesus Nazareno. Tayo magpasalamat sa Kanya at tayo rin ay manalangin sa Kanya sa iba't ibang mga hinahangad, inaasam-asam natin na mga pagpapala mula sa Diyos. Sa atin pong mga pagbasa, atin pong nakikita ang paghirang ng Diyos sapagkat ayon pa sa ating Salmo, ang Diyos ay umiibig ng tunay sapagkat walang malayo ang kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya sabi ng salmista na kaawaan tayo at kahabagan ng Panginoon. At itong Panginoon ng mabuti ay siyang nagabay kay David sa ating unang pagbasa sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 24, verse 3 hanggang 21, na may pagkakataon sana si David na kanyang paslangin si Saul. Pero kanya pong iniligtas sapagkat si Saul ay hinirang ng Panginoon. Dahil hinirang siya ng Panginoon, dahil nilagyan siya ng langis ni Propeta Samuel. Ngayon din si David
nilagyan rin ng langis ni Propeta Samuel. Hinirang rin siya. Pero hindi niya nalapastangan ang hinirang ng Panginoon. Kaya tinanggap na ni Saul ang katotohanan na hindi nagtangka si David na patayin siya, bagkus siya ang may masamang balak kay David sapagkat ayaw niyang mapalitan bilang hari. Sa buhay natin, tinatawag din tayo ng Panginoon. Pero kuminsan mayroong inggit, kuminsan mayroong ibang mga pag-iisip na kuminsan yon ang tinatawag nating mga nagiging bahagi na siyang nagtutulak o nag-uudyok sa atin na gagawa ng hindi kaaya-aya o labag sa kalooban ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, Bisuro 13 hanggang 19, hinirang ng ating Panginoon ang mga apostolis. Ang apostolis ay mula sa salitang Griego na ibig sabihin pinadala. Ibig sabihin sila yung mga misyonero. At binibigyan sila ng Panginoon ng dalawa na misyon. At ang unang misyon nito ay maging kasama niya, bahagi sa buhay niya. Ito'y tinatawag na pagbuo, pagbuklod ng kanyang hinirang na itong 12 na pinagbuklod niya ay magrepresenta sa 12 na tribo ng Israel na mula sa 12 na anak ni Jacob na siyang nagkumpuni ng hinirang na bayan ng Diyos. At mayroon ng bagong Israel, mayroon ng bagong Jerusalem, dapat makumpuni din ng 12 at ito yung 12 ng mga apostol. Pangalawa, na misyon nila, sila ay magtuturo tungkol sa mabuting balita ng Panginoon na kailangang ibigin ng Diyos higit sa lahat at ibigin ng kapwa ng pag-ibig sa sarili at mamuhay na matuwid. At pangalawa, palayasin ang masamang espiritu at ang demonyo. At pangatlo, na pagalingin ang mga may sakit. Ito yung tinatawag na misyon. So, liban sa pagbuklod ng isang komunidad kasama ni Kristo na si Kristo yung sentro, sila rin ay may misyon upang ipalaganap ang ebanghelyo, upang palayasin ang mga nademonyo at ang demonyo upang pagalingin ang mga may mga kapansanan at may sakit sapagkat ang may kapansanan at may sakit ay hindi bahagi sa tinatawag na chosen people of God o hinirang na bayan ng Diyos. Kaya kanila pong buuhin at buklurin upang mabuo ang panibagong Israel, ang panibagong bayan ng Diyos. Kaya ito po ay ginagawa rin ng Panginoon na ito rin ang ating misyon. Una, na tayo'y magkaisa kasama niya na siya ang sentro ng ating buhay. At pangalawa, na tayo rin ay may misyon na gagawa ng mabuti sa ating kapwa. At ang paggawa ng mabuti ay siyang pagpapahayag na ang Diyos ay may kabutihang loob. Siya ay nagmamahal sa atin ng walang maliw at siya ay puspos ng habag para sa atin. Dapat rin tayo ay mamuhay na may habag, may kabutihang loob, gaya ng ginawa ni Haring David. Tayo rin ay dapat may habag at may kabuting loob, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka. Pakisabi sa katabi mo, ayaw mong sabihin, magpakabuti ka. Magpakabuti tayo sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. Atin pong palakpakan ng ating Panginoong Diyos na may kabutihang loob at dahil hindi tayo karapat-dapat ng kanyang kabutihang loob, tayo pa rin ay kanyang miniligtas. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus upang siyang magligtas sa atin sa kabila ng ating pagiging marupok at mapusok gaya ng 2 mga apostol ng Panginoon. Si Juan at si Santiago, mga anak ni Zebedeo, tinatawag ng Panginoon, mapusok kung minsan tayong ganon. Pero sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kakapit tayo sa Kanya. Makipag-ugnay tayo ng maliman sa Kanya.
sa pangitan ng buhay panalangin, sa pangitan ng mga kawanggawa at kabutihan loob na ating ipahayag sa ating mabuting gawa, sa pamagitan ng ating pagsintro ng ating mga puso sa Panginoong Diyos, na ang bawat tahanan, ang bawat pamilya ay nakasintro dapat sa Diyos at hindi sa mga material na bagay. Nang sa gayon, tayo rin, kagaya ng mga apostol, mga misyonero at misyonera sa panibagong panahon, tayo na rin ang magpahayag ng ebanghelyo sa ating kapwa. Dalhin natin ang Diyos sa mga taong nauuhaw at nagugutom sa Diyos na hindi na alam dahil sila ay nagkahumaling na sa mga TikTok, sa mga app sa cellphone at iba pa mga material na bagay at mga gadgets sa panibagong panahon at nakalimutan na nila ang Diyos. Dalhin natin ang mga tao sa Diyos upang tayo magkaisa sa Kanyang pangalan at muli si Kristo ang pumapanginoon sa ating mga puso. Amen? Puray natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ng ating mga kahilingan, taglay ang matibay na panampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. At atin pong itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng anak na ang Diyos ay pag-ibig. May payag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno. Panginoon namin, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Panginoong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at pinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Patido, upang paghahain natin ay kaluglan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa mumpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig.
Pususin kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na manggaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nagnamin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sanay pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot
dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang small size ay nagkakahalaga ng 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na cross na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalahatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na laging tumutulong sa Quiapo Church. O pamakatulong ang Quiapo Church, mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod ngayon at lahat ng naririto sa loob ng ating tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon. Dalhin natin siya sa ating kapwa-tao, hindi pa sa ating mga salita, bagkos sa ating mabuting ugali at kabutihang loob at mabuting gawa, upang ang Diyos ay makilala na siya ay Diyos ng kabutihang loob, upang ang Diyos ay makilala na siya ang Diyos ng pag-ibig kapag ka sa loob ng mga tahanan ay may pag-ibigan at pagmamahalan at tayo'y gumagawa sa ating lipunan ng may pag-ibig o may pagmamahal. Naway Diyos mismo ang sentro at saysay ng ating buhay. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaigwasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito naway maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw at niibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.